Ang Espiritu ay gumagalaw sa atin, ika-21 ng Enero. Dito'y nalalaman natin na tayo'y nananahan sa Kanya, at Siya'y nasa atin, sapagkat binigyan Niya tayo ng Kanyang Espiritu. 1 Juan 4:13. Bagamat hindi natin nakikita ang Espiritu ng Diyos, alam natin na ang mga taong namatay na sa mga pagsuway at kasalanan ay nahahatulan at napagbagong loob sa ilalim ng mga gawain nito. Nagiging seryoso ang walang iniisip at naliligaw. Ang mga matigas na nagsisi sa kanilang mga kasalanan, at ang mga walang pananampalataya ay naniniwala. Ang sugarol, ang lasenggo, ang maleswa, ay nagiging matatag, matino, at dalisay. Ang mga mapanghimagsik at matigas ang ulo ay nagiging maamo at tulad ni Kristo. Kapag nakita natin ang mga pagbabagong ito sa karakter, makatitiyak tayo na binago ng kapangyarihan ng Diyos na magbalik loob ang buong tao. Hindi namin nakita ang banal na Espiritu, ngunit nakita namin ang katibayan ng Kanyang gawain sa pagbabagong katangian ng mga matigas at matigas ang ulo ng mga makasalanan. Habang ang hangin ay gumagalaw sa lakas nito sa metatayog na puno at ibinababa ang mga ito, gayon din ang banal na Espiritu ay maaaring kumilos sa mga puso ng tao, at walang hangganang tao ang makakapagpaligid sa gawain ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay ipinakita sa iba't ibang paraan sa iba't ibang tao. Ang isa sa ilalim ng paggalaw ng kapangyarihang ito ay manginig sa harap ng salita ng Diyos. Ang kanyang mga paniniwala ay magiging napakalalim na ang isang bagyo at kaguluhan ng damdamin ay tila nagngangalit sa kanyang puso, at ang kanyang buong pagkatao ay nakadapa sa ilalim ng kapangyarihan ng katotohanan. Kapag ang Panginoon ay nagsalita ng kapatawaran sa nagsisisi na kaluluwa, Siya ay puno ng sigasig, puno ng pagmamahal sa Diyos, puno ng kasipagan at lakas, at ang nagbibigay buhay na Espiritu na Kanyang natanggap ay hindi maaaring pigilan. Si Kristo ay nasa Kanya, isang balon ng tubig na bumubukal tungo sa buhay na walang hanggan. Ang Kanyang damdamin ng pag-ibig ay kasing lalim at masigasig na gaya ng Kanyang pagkabalisa at paghihirap. Ang kanyang kaluluwa ay tulad ng bukal ng malaking kalalima na nawasak, at ibinubuhos niya ang kanyang pasasalamat at papuri, ang kanyang pasasalamat at kagalakan, hanggang sa ang makalangit na mga alpa ay nakatutok sa mga nota ng pagsasaya. Siya ay may isang kwento upang sabihin, ngunit hindi sa anumang tiyak, karaniwan, pamamaraan na paraan. Siya ay isang kaluluwang tinubos sa pamamagitan ng mga merito ni Jesu Kristo, at ang kanyang buong pagkatao ay tuwang-tuwa sa katuparan ng pagliligtas ng Diyos, The Review and Herald, 5 Mayo 1896. Let us pray. Ama naming banal, na nasa kaitaasan ng mga langit, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga biyaya na nagbibigay sa amin ng pag-asa, na araw-araw po ay makaahon po kami sa aming pananampalataya, na kahit po kami ay isang makasalanan at nabubuhay sa mundong puno ng kasamaan at daya ng kaaway, ay tinawag mo po kami sa hindi mailarawan na liwanag at binigyan kami ng karapatan na tawaging mga anak ng Diyos. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal at biyaya sa aming mga makasalanan. Nawa po, tulungan niyo po kami na sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu ay patuloy kaming magbagong buhay at tumubo sa pananampalataya. Nawa po, Panginoon, magbago ang aming mga puso't isipan, mga hangarin sa buhay ay magiging ayon po sa iyong kagustuhan at kaluwalhatian.
Pagpalain niyo po, Panginoon, sa araw na Sabat, ang aming mga kapatiran at mga kaibigan na sumasama sa aming prayer ngayong araw. In a special way po, bless po si Ma'am Dorcas with Pastor. Nawa po ay tulungan mo po silang mag-asawa na makarecover sila sa kanilang mga karamdaman. Dahil ikaw po ang Diyos at makapangyarihang doktor na humahawak po sa aming buhay at nagbibigay ng lunas sa aming mga karamdaman. Bless rin po ang kanilang mga anak at buong pamilya at mga apos. Bless rin po lahat ng aming mga kaibigan at kapatiran na kasama ko po na nagbabalik loob sa iyo ngayong umaga. Tanggapin niyo po kami, Panginoon, at puspusan niyo po kami lahat ng iyong banal na Espiritu. Aming hinihiling sa pangalan ni Panginoong Hesus. Amen. Thank you very much sa lahat na sumama sa ating live ngayon, January 21. Hanggang bukas po, the same time, the same group, at 4:30 a.m. Live po tayo dito sa Back to the Altar, brought to you by Young Voices, Values Education, Music, and Health Expo. Happy Sabbath to everyone. Camera off.